Hello guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, ituturo ko sa iyo, magbibigay ako sa inyo ng ilang tips kung paano mag-vlog sa labas, vlog outside, outside in the house. Mag-vlog sa labas. Kanina nandoon ako sa kalsada, tinatry ko na mag-vlog. Kaya lang umambon, kaya umuwi na ako. So, yun sana labas yun. Pero ito labas din naman to, labas ng bahay. So, ngayon, diba, karamihan sa atin, sa ibang lugar, sa Maynila, okay lang na nakakita yung mga tao ng mga vlogger. Pag ganito na nakahawak na cellphone at nagsasalita, okay na lang sa kanila yun. Hindi na sa kanila yun, big deal. Eh, kaso dito sa amin, sa probinsya, nung isang beses nandoon ako sa kalsada, nag-ano-ano ako. Tapos tinitingnan ako ng mga tao ganun. So parang nahiya ako sa sarili ko, 'di ba? So parang ako kung anong nasa isip nila, 'di ba? So ngayon bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano nga magkakapag-vlog sa labas ng bahay. So bago natin umpisahan 'yan, huwag mo muna sanang kalimutang mag-like, comment, subscribe at click ang notification bell para updated ka pa sa mga susunod kong ibibigay na tips at mga videos ko. Para naman, ayun, para friends tayo. So, ayun na nga, nabibigay ako ng tips. Una guys, pag magbablog kayo, kahit saan, kahit sa loob o kahit sa labas, ito, dapat yung gadget nyo, cellphone o camera, ay naka-landscape. Landscape, ibig sabihin, nakapahiga siya. Kasi pag nakaganito, nakaganyan, ayan, pag nakaganyan ang camera nyo, pag yan in-upload nyo sa YouTube, ano siya, mayroon siyang black sa side, mayroon siyang black sa dalawang gilid, kaya pangit. So, yun ang unang tips. Tapos, next tips naman, pangalawang tips ay, huwag mong pansinin yung mga nasa paligid mo, kung nasa labas ka, huwag mo nalang pansinin kung may mga dumaan na kalsada. Kung may mga dumaan na sasakyan, mga taong nakatingin sa'yo, hayaan mo na lang. Huwag mong pansinin at huwag mong alisin mo yung nasa isip mo na mahiya ka. Kasi yung mga vlogger, walang hiya. Ayan yung tandaan natin. Ayan, sumagi pala sa isip ko. Disclaimer po, disclaimer, hindi ako dito professional. Nagbibigay lang ako ng mga tips base sa aking experience. Kasi nga, kagaya ng sinabi ko kanina, experience ko nga yun. Nag-vlog ako doon sa labas. Yun yung mga feelings ko. So, yan, sinishare ko sa inyo kung ano yung gagawin nyo. Kaya, yan, tips number 2 nga, huwag nyong pansinin yung mga tao sa paligid. Mag-focus lang kayo kung ano yung gusto nyong sabihin sa vlog nyo, kung anong gusto nyong iparating. Huwag nyong pansinin yung mga distraction dyan sa paligid na kung ano-ano. Focus lang kayo sa ginagawa nyo, guys. So, ayun, yun lang. Dalawang tips lang pala yung masasabi ko sa inyo ngayon. Dalawang tips lang pala yun. So, yun nga yung tips sa pagbablog. At, hindi, meron pa pala. Baliw naman ako. Meron pa palang tips. Magdala ka ng ano. Kung, halimbawa, magbablog ka ng ayaw mong hinahawakan yung camera, magdala ka ng, ano ba tawag doon? Tripod. Ah, hindi yung tripod. Oh, bumili ka na lang ng ano, octopus gorilla, yung nilalagay, yung may stand. Ito, ano to, tripod nga. Tripod ata to. Ayan, nilalagay ganyan. Ayan, para pag gusto mo vlog na nakatayo ka, nakaupo, ayan. Mabitawan mo yung cellphone mo. Kasi pag lagi mong hinahawakan yung cellphone mo, nakakangalay naman. Tsaka kung wala kang stand na hawakan, diba may tendency na dudulas yung cellphone mo, bitawan mo pa yan, mabasag, edi sayang. Ayan, magdala ka nyan. Dapat may handle ka, may hawakan ka, para hindi mo siya mabitaw-bitawan. Tapos may isa palang tips, ayan, pag mag-vlog tayo, kahit saan, hindi lang sa labas, titingin tayo lagi sa lens ng camera, huwag dito sa screen. Kasi pag sa screen, tinitingnan natin yung mukha natin, ganyan ang itsura niyan.
hindi mo kausap yung taong nanonood sa'yo. Parang hindi mo siya natitingnan. Hindi ka nakaka-connect sa kanya. Pero kung dito tayo titingin sa lens, ayan. Diba? Parang nakatingin ako sa'yo. Ayan. Ayan, beautifulize pa ako sa'yo. So, ayan. Wala na ba akong nakalimutan? Unang sinabi ko, yung cellphone landscape at yung mga gadget e landscape. Pangalawa, mag-focus. Pangatlo, magdala ng hawakan. At pang-apat, tumingin sa lens. O, ayun. Yun lang, guys. Yun lang yung tips yung masasabi ko sa inyo. Ayan, yun na muna sa ngayon. Maraming salamat. Yung tips ko ngayon para paano mag-vlog sa labas. So, parang hindi naman ata vlog sa labas. Yun. Basic tips sa pag-vlog. Ayun, pwede na rin siguro yun. Ayun, maraming salamat. Hanggang sa susunod na aking mga tips.